So sa napakaaga ng laban ng Los Angeles Lakers at Phoenix Suns, naglaro nga sila kaninang alas 3 ng madaling araw kung saan ang Phoenix Suns nga ang nagwagi 100-92 at natay na nga nila ang series to 2-2. Pinaunahan nga sila nitong Phoenix Suns ng kanilang superstar point guard na si Chris Paul, meron siyang 18 points and 9 assists. Si Jay Crowder naman ay may 17 points, ganun din si Devin Booker may 17 points and 7 rebounds at ang kanilang center ay may 14 points at 17 rebounds naman. At para naman sa Los Angeles Lakers, si LeBron James ay may 25 points and 12 rebounds. Kaso nga, hindi yun naging sapat para makuha nila ang panalo dahil din. Ito nga si Anthony Davis ay nawala nga sa buong game 4 sa second quarter pa nga lang. Yung patapos na ito ay na-injured nga itong si AD at nagkaroon nga daw siya ng groin injury tapos hindi na nga siya nakabalik. Kaya nga tayo, nagkanda loko-loko na nga ang Los Angeles Lakers at natalo nga sila dito sa laban na ito. Nung natapos nga ang first half, 4-point lead lang meron ng Phoenix Suns pero nag-umpisa ng third quarter, wala na nga si Anthony Davis. Nag-umpisa na nga itong Suns na uminit at hindi na nga sila napigilan ng Los Angeles Lakers at lumaki na nga ang kalamangan to 18 points. So yung parang nangyari nga yun sa game 3 naman, ang Lakers naman ang uminit noon sa third quarter pero ngayon Suns naman at nagtry nga ang Lakers na kumamba sa fourth quarter pero kinapos na nga sila at natalo nga sila dito sa Phoenix Suns at series natin ay tied na nga 2-2 at pupunta na nga ulit ang laban ito sa Phoenix Arizona para nga sa game 5. And after hours nga after the game, nag-update na nga itong Lakers tungkol dito sa injury nga neto ni Anthony Davis. Sinabi nga sa isang report na itong well-trusted source na si Shams Charania, sabi niya, sources, Lakers Anthony Davis will be day-to-day with his growing strain. So yun nga daw ang natamo ni Anthony Davis na injury against nga dito sa Phoenix Suns ngayong game 4. At si Woj nga din ni report, Anthony Davis, growing will be day-to-day on a return, sources tell ESPN. So after nga ng report niyan, may mga nagsasabi na itong si Anthony Davis daw ay wala na nga, hindi na nga daw siya maglalaro para sa series na ito against sa Phoenix Suns. Pero nga isang doktor sa Twitter, pinost niya nga ang mga posibilidad at kung gaano daw katagal pwedeng mawala si Anthony Davis. Ito ang kanyang post. Sabi na ito ni Dr. Evan Jeffries, sabi niya, kapag daw si Anthony Davis ay may grade 1 growing strain, possible return daw siya sa series, makakabalik pa daw siya. Pero kung may grade 2 strain daw si AD, out this series na daw siya at pwede siyang mawala 4 to 6 weeks. At kung may grade 3 growing strain nga daw si Anthony Davis, see you next season na lang. So yan nga isinabi ng isang doktor sa Twitter. So talaga nga yung injury na nakuha ni Anthony Davis ay medyo malala nga. Pero ito nga si Shams Charania ay nag-report nga muli tungkol dito sa injury ni Anthony Davis. Nag-update siya. Sabi niya, good news for AD and the Lakers. Davis avoided a more serious injury. He has a chance to play in Game 5 in Phoenix, but status is very much in question. So sinabi nga neto ni Shams Charania na hindi nga ganun kalala ang nakuwang injury ni AD ngayon. At may posibilidad nga na si Anthony Davis ay makabalik agad next game para sa Lakers sa Game 5 sa Phoenix. So isa nga talaga itong good news para kay Anthony Davis sa Lakers at sa kanilang mga fans. Dahil kapag wala nga si AD sa series na ito ay mukhang mahihirapan ng Los Angeles Lakers na talunin ng Phoenix Suns. Pero nakita naman natin sa game 3 kapag healthy ang bawat isa sa Lakers ay kayang-kaya nilang talunin itong Suns team na ito. So yun nga lamang guys para sa balita at update dito kay Anthony Davis, good news nga para sa kanya at may posibilidad daw siya na makabalik nga sa game 5 para sa Los Angeles Lakers. So yun nga lamang guys para sa video natin ngayon, if you guys like the video, make sure to like the video and if you not subscribe, syempre subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video, bye!